Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itatayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang mga batong panulukan ay si Kristo Jesus, at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ni San Simon at San Judas Tadeos. Wala tayong masyadong alam tungkol kay San Simon at kay San Judas Tadeos. Alam lang natin ang kanilang mga pangalan kasi sila ay nabanggit sa mga listahan ng mga apostol. Si San Simon ay kilala din San Simon, Saint Simon the Zealot. Ang mga Zealots ay isang grupo sa panahon ni Jesus na galit sa mga Romano at masyado silang nagpapahalaga sa mga batas ni Moises. Panatiko sa batas ni Moises. May bahagi pa nga sa mga Zealots na kilalang sikari kasi sila ay killing squads laban sa mga Romano. Nag-a-assassinate ng mga Romano. Kaya maaaring sa mga apostol ng Panginoong Jesus, mayroong isang strongly politically inclined at iyan ay si San Simon. Si Saint Jude naman o Judas Tadeos ay madalas na ma-confuse kay Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Maring siya ang sumulat ng maikling liham sa New Testament, The Letter of Jude. May nagsasabi pa na baka siya ay isa sa mga kamag-anak ni Jesus. Ang mga Kristiyano sa Efeso ay mga Gentiles. Pero sinabi ni Saint San Pablo na sila ngayon ay hindi na mga dayuhan, kundi at kahit na sila ay hindi mga Hudyo, kasi sila ay bahagi na ng sambayanan ng Diyos. Ang simbahan dito ay hinihahambing sa isang building ng pinakamudasyon ay si Jesus at ang mga apostol ay ang mga haligi. Doon nananahan ang Espiritu Santo sa building na ito ng simbahan. Napakahalaga ang papel ng mga apostol. Ang pagkakakilala natin kay Jesus ay galing sa mga aral at mga pagsasaksi ng mga apostol. Wala namang record si Jesus mismo na iniwan. Kaya ang alam lang natin sa kanya ay ang mga sinabi at sinulat ng mga apostol o mga taong nakasama ng mga apostol tulad ni Marcos at ni Lucas. Hindi ba natin alam ang ginawa o sinabi ng bawat apostol? Sila ay mahalaga as a body bilang isang grupo ng 12. Tulad natin ang bayan ng Diyos sa Lumang Tipan na nagsimula sa 12 anak ni Jacob o ni Israel.
Ganun din ang bagong tipan ng bagong bayan ng Diyos ay sinimulan ng 12 mga apostol na pinili ni Jesus. Kaya ngayong araw, hingin natin ang panalangin ng 2 apostol na ito. Maring silang 2 ay pinatay sa Beirut, sa Lebanon, ngayon, sa araw na ito. Kaya parehong araw kasi nagkasabay ang kanilang kapistahan. San Simon at San Judas Tadeos, bigyan po ninyo ako ng tapang na itaya ang aking buhay para kay Kristo. Sana kahit na sa kaunting paraan, may pagpatuloy ko ang inyong gawain bilang apostol sa pagsasaksi kay Kristo sa aking kapwa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.